kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiyats, welcome back. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa mga bilog na sign, malalaking holes sa gilid ng creek. At bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel at sa aking avid followers. Shout out muna tayo. At bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kina Elizalde Minjula, Raul Tangia, Christian Luzada. Shout out din kay Dominador Cordova, Joben Paterna, Hayasip Octimia, Daudi Mamaryung. Shout out din kay Rich Jean Sanchez, Danny Flores, Robert Cabunilas, Darren Stomo, RBT Vlogs, Rogelio Cortez, Edgar Lagarto, Elvin Famaran. Shout out din kina Dionisio Lumotos, Alvin J. Tornis, Tating Nalimansalay, Christopher Ilcana, Arnold Waben, Maribel De Castro, Raul Rigilio, at kay Vincent Apali. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyo lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Alright mga katiyats, welcome back. Ito yung mga pictures na padala sa atin. Merong lima dito na halos ang lahat ay bilog or hole ang signs. Ano nga ba ang kahulugan ng hole or bilog? Kapag malaki yan, treasure on the spot yan. At kapag series of holes o sunod-sunod, ibig sabihin ay trail or punta tayo sa unahan, maglakad-lakad pa, merong distansya. Pero kapag dito, katulad nitong nauna, ito'y treasure on the spot. Okay, so ang unang gawin ay manmanan mo na ang kapaligiran. Dahil ang bilog ay nagsasabi din niya na look around in circle. Okay, iikot tayo in circle in diameter of pinakamalayo diyan ay 15 meters. So ikutin natin 'yan, 15 din dito, 15 din sa kabila. I-cross natin 'yan. So 15, 15, 15 meters. At kapag wala tayong magitang final pointer katulad ng mga arrow, arrow na tagilid, arrow na nakatayo, kapag walang ganyan, letra A, B, C, ayan, C na nakataob, C na nakatagilid, at kahit D na naka, itong D na nagaganyan, mga final pointer yan for treasures. Meron ding mga V na naka, letter V na nagaganyan or nagaganyan na V. Yan pa rin ay mga pointer to treasures. Ngayon kapag walang ganyan, sa palibot na 15 meters, ang ibig sabihin nito ay ang treasure ay nasa malapit lang sa bilog. Okay, so ang treasure can be dito lang. Kaya ang gawin ay, labas na naman natin ang ating maso, pukpuk ng pukpuk lang, linisin nyo lang muna para makita nyo ang ibabang marka dyan. So, pukpuk lang sa palibot, and then kapag may tutunog na parang may bakante sa loob, treasure enclosed in the truck. Merong treasure sa loob ng bato. Pag ang tunog ay parang may laman. Okay, alam nyo naman ang tunog ng hollow rock. Diba? So, ganyan mga katiyats. Ang treasure kapag ganito ay malapit lang talaga. Dito lang sa circumference na ito. Ang pag-search ng circumference niyan ay 3 to 5 meters. Kapag final na napaghanap, dito na sa malapit. Okay, kaya kailangan talaga ng ano diyan, yung mata na mapanuri. Mapanuri ng mga iba pang signs. Kaya wala namang ibang greatest detector of all kundi ang ating dasal at ang Panginoon. Kaya hingin lang sa Diyos, kasi sabi ng Diyos sa Isaiah 45 na I will give you treasures hidden in dark places kapag nagustuhan ka niya. Okay, ito naman mga katiyats, dalawang bilog ngayon. Mamroblema tayo, saan tayo pupunta dyan? Ibilog lang yan, walang arrow. Ngayon, dapat malaman nyo paano i-distinguish ang patak ng ulan na butas at itong ginawa ng tao.
Kasi kapag ganito, ito'y top view. Okay, side view yan. Yan ang ground. Kapag ganito ang pagkabutas mga katiyets na parang ganyan, bowl. At napaka-smooth. Merong tendency na gawa lang yan ang patak ng ulan. Ang patak ng ulan sa 5 years, 10 years na palaging pumapatak ang ulan galing sa puno, lalo na kung may puno dyan at ito yung bato at din may sanga dito na nagaganyan at din ang puno ay 200 years old na, so 200 years yan, pumapatak din ang tulo ng ulan galing sa kanyang sanga, kaya nabubutas ang mga bato. Sa ito naman na marker ay makita natin na rough surface, rough yung kanyang gilid, kaya yan ay ginawa ng chisel, kaya man-made ito. Ngayon ang paghanap niyan, pwede ang value niyan ay 2 meters at pangalawang value ay 5 distance yan. Ngayon unang tingnan ang hugis ng bato. Kapag nagaganyan yan, ibig sabihin ay dito ang direksyon sa baba. Okay, at ang distansya ng paghanap ay 2 and 5 meters papunta dito. Ngayon kung ang bato ay hindi yan pa ganyan, kung bilog lang yan, ang malaking mata, migdat itong malaking bilog, ito ang ating direksyon. Ibig sabihin, punta tayo sa kanan. At ang distansya ng ating test dig ay 2 and 5 meters pa rin. So dito, 2 and 5 distansya yan. Test dig. Okay, at kung wala, nagkamali man tayo, baka ang pag-iisip ng hapon ay binago niya o nilipat niya sa maliit na butas. So pwedeng pangalawang direksyon natin ay dito sa kaliwa or west. Ganun pa rin na distansya, 2 and 5 meters. Okay, so yan ang ating hukay. Punta tayo sa ibang signs niyo. Ito ay maganda ito kasi puso na na-enclose pa sa isang puso. Magaganyan yan. At merong hati sa gitna. Yung hati sa gitna, yan ay direksyon. Okay, karamihan sa isang guhit na ganyan, karamihan yan ay 4 meters hanggang 5. So, ang ating direksyon ay dito. Lalo na ang bato ay sa tingin ko ay nagaganyan yan, matulis dito. Kaya punta tayo sa kanyang harapan. Isang hukay lang sa 4 and 5. So, lagihan lamang ang hukay. 4, 5, magkadikit lang yan sa front. At kapag wala, hindi positive, balikan nyo itong puso na ito. Dala kayo ang maso, masuhin nyo. At kapag tutunog siya na hollow, pati ang kanyang gilid, masuhin nyo. Kapag tutunog na hollow ay treasure under the rock or treasure inside the rock. Okay, kung malapad kasi na bato ito, baka simento lang yan. Halimbawa, ito yung ground, malapad yan. Baka simento lang yan na ginawang takip. Sa baba niyan ay nandun ang box. Or kung malaking bato man yan, katulad nito, nakabaon ng malaking portion niya, pwedeng nasa loob ng bato ang item. At sa ibabaw nito, yung heart sign. Maraming ganyang treasures na inside the rock lamang. Ngayon ito mga katiyets, ang unang tingnan dito ay itong malaking bato para kasing ulo ng pagong yan, nagaganyan. Ito ay nagbibigay ng direksyon. Ito naman ay mga distansya. Ito kung square yan, yan ay box. So sabi niya, 3 or pwedeng 3 meters yan at pwedeng 15. So ang puntahan natin ay ito. Tingnan natin sa 3 meters kung anong meron.
At kung wala, punta tayo sa malayo, 15. Ngayon, ang pangatlong paghanap ng distansya niyan ay kung kasama ito sa design, kunin ang distansya niyan at ang linya in inches. Ngayon, nandito yung paa niya, pwedeng 8 inches yan. Ang paa ay pwedeng 8 inches, so pwedeng dalawang paa ito. So, ang dalawang paa, 16 meters ang 16 inches. So, katabi lang siya sa 15. Kaya maganda kasi magkatabi lang sa 15 meters. So, 15 and 16, isang hukay lang yan sa direksyon na ito. Sundan ang direksyon ng itong guhit na ito. Okay, at panghuling, alam nyo na, ito, kapag mga malalapad na bato at malaki, okay, pukpuk system talaga yan. Kaya kung wala kayong detector, paggawa kayo ng maliit na maso. Yung 1 kilo lamang na maso ang bigat. Huwag yung 3 kilo kasi mabigat na yun. Pangpukpuk lang, pakinggan natin ang tunog ng bato. Okay, so panghuli ay ang footmark na mayroong dot. Ang maganda sa footmark na may dot ay nagsasabi siya na treasure in front or treasure under lamang. Kaya lang tubig ito, kaya mahirap. Ayun, in front, karamihan ng distansya niyan ay 5. Pinakamalayo ay 7 meters sa mga paa. Meron ding paa na malaki, 9 meters ang malaking paa ang distansya. So dito yan, 5 and 7, magkatabi lang yan. Ngayon, dahil mayroong butas at nilagay siya sa may tikod, so pwedeng dito nga ang kanyang direksyon, pero pwedeng ito rin ang kanyang distansya. Kaya sukatin nyo by inches ito. Ngayon, kung 8 inches ang lalabas dyan or 7, so ganun pa rin ang, ito pa rin ang tatamaan, yung sinabi natin na 7 inches. Mga kapatid, kaya sukatin nyo ang haba nito galing sa butas. Ayan. Tested na yung mga ganyan, mga inches to meters sa mga footmark. Okay, so yan lang aking pag-analyze ng inyong treasure site, mga katiyats. Sana ay meron kayong matagpuan dyan sa creek. Advice ko lang, ang pag-treasure hunt ay hindi yan makukuha ng dalawang araw, tatlong araw, isang linggo, isang buwan. Kapag ganyan na malawak na lugar and then maraming marka, talagang sabi sa English, going around in circle, paikot-ikot ka dyan at aabutin ka dyan ng isang taon. Kaya magsama kayo ng team, mabubuo kayo ng team na marami kayo para marami din kayo na mag-support ng financing, kayo-kayo na lang, parang cooperative na ang gawin nyo. So mga walo katao, pwede na yan. At schedule every week, Saturday, Sunday. Ayan, kasi yung mga weekend, doon kayo magukay. Huwag yung araw-araw. Kasi kung araw-arawin nyo, wala na kayong trabaho. Maubusan kayo ng pambili ng ng pagkain. Okay, so ganyan lang, mga katiyats. Huwag mag-isip kagad na makuha yan. Kasi kahit mga hapon nga ay nahirapan sila pag-retrieve niyan. Ang maganda lang sa hapon ay meron silang dalang mapa na original, kaya madaling matuntun. E tayo, analysis lang tayo, wala tayong mapa, kaya paikot-ikot talaga tayo. Okay, so paalam na. God bless you all at ingat kayong lahat. I'll see you in my next video. Paalam!